Isang common na karamdaman. Kung masakit ang buong katawan mo at nilalagnat, marami ang pwedeng dahilan. Tara na at ating alamin kung ano ang posibleng sanhi nito. Ano ang mga dapat gawin para bumuti ang pakiramdam at mawala ang lagnat? Let's start! Ano nga ba ang mga posibleng dahilan kung bakit sumasakit ang katawan at nagkakaroon ng lagnat? Trangkaso. Isa sa pinaka-common na dahilan ng pagkakaroon ng masakit na katawan at lagnat ay ang flu o trangkaso. Kapag may trangkaso ka, infected ka ng virus na influenza. Ito ay maaaring makaapekto sa bata maging sa matanda. Kapag may trangkaso ka, nag-range ang iyong temperatura sa 37.8 degrees Celsius hanggang 40 degrees Celsius. Posible namang mas mataas ito sa mga bata. Makakaramdam ka din ng panlalamig, chills, at pwede kang pagpawisan kahit na nilalagnat. Bukod sa mga ito, ilang sintomas pa ay ang pag-ubo, masakit na katawan, masakit na ulo, at madaling mapagod. Matinding sipon. Kung ikaw ay nakakaranas ng sipon na dulot din ng virus, maaari kang makaranas ng body aches at lagnat. Ito ang paraan ng ating katawan upang puksain at labanan ang virus. Halos pareho yung mga sintomas ng matinding sipon sa trangkaso. Ang kaibahan nga lang, mas mild o mahina ang sintomas ng matinding sipon. Bacterial infection. Kapag ikaw ay may bacterial infection, posible kang makaranas ng pananakit ng katawan at lagnat. Dahil sa impeksyon, ang ating katawan ay nagre-release ng white blood cells para labanan ang mga bakterya. Ang epekto nito ay magkakaroon ng inflammation sa ating katawan na nagdudulot ng pananakit ng katawan at lagnat. Sobrang pagkapagod. Kapag ang katawan ay sobrang worked out, like for example, marami kang ginawa o binuhat sa isang araw, maaaring manakit ang buong katawan mo. Kapag naman ang muscle pain sa buong katawan ay matindi, maaari kang lagnatin as a sign of defense ng ating katawan. Ano ang mga dapat gawin? Maaari nating matulungan ang ating sarili na gumaling ng mas mabilis sa pamamagitan ng mga sumusunod. Ibuprofen. Ang ibuprofen ay mabuti para sa mga nananakit ang katawan dahil meron itong anti-inflammatory properties. Ang ibuprofen din ay nakakatulong na bumaba ang lagnat dahil nare-regulate nito ang ating body temperature. Bawang. Ang bawang ay nagtataglay ng allicin, isang compound na antimicrobial. Tumutulong pumuksa ng bakterya at virus sa katawan. Idagdag din natin ang anti-inflammatory properties nito na talaga namang makakatulong na mabawasan ang body sores o masakit na katawan. Pwede kang magdagdag ng bawang sa iyong kinakain habang may sakit. Luya. Ang luya ay isang antioxidant, antimicrobial, at merong anti-inflammatory properties rin. Perfect kapag nananakit ang iyong katawan at nilalagnat ka. Bonus na rin kung ikaw ay nakakaramdam na parang nasusuka dahil effective ito na mapigilan ang ganitong pakiramdam. Pwede kang gumawa ng tsaa gamit ang luya o kaya naman ihalo ito sa iyong kinakain. Chicken soup. Ayon sa mga pag-aaral, ang chicken soup ay nakakatulong upang mas mabilis kang gumaling kapag may lagnat at may pananakit ng katawan. Bukod sa pagiging comfort food o yung masarap sa pakiramdam kapag kumakain ng chicken soup, nakakatulong ito upang mapabagal ang paggalaw ng neutrophils sa ating katawan at magkoconcentrate ito sa mga parte ng ating katawan na kailangang pagalingin. Ang neutrophils ay tumutulong upang mas mapabilis ang paggaling ng ating lagnat at pananakit ng katawan. Vitamin C. Kailangan natin ng vitamin C.
lalo na kapag masakit ang ating katawan at nilalagnat. Dahil mayroon itong antioxidant at mas pinalalakas nito ang ating immune system. Pwede kang uminom ng vitamin C tablet. At recommended din na kumain ng mga pagkain na mayaman dito. Gaya ng green leafy vegetables tulad ng broccoli, mga prutas tulad ng lemon at orange. Uminom ng sapat na tubig. Kapag may lagnat ang isang tao, mas mabilis ma-dehydrate ang katawan dahil sa lagnat. Napaka-importante na sapat ang water intake upang hindi magka-dehydration. Ang tubig rin ay importante upang mag-function ng maayos ang ating immune system para labanan ang sakit. Pwede ka rin uminom at kumain ng electrolyte drinks, sopas o kaya tsaa kapag nahihirapan kang kumain ng solid foods. Warm compress. Maganda yung warm compress para sa mga muscles upang ito ay guminhawa. Kung hindi naman masyadong mataas ang iyong lagnat, pwede kang mag-warm bath o kaya shower para ma-relax ang iyong katawan. Paalala lang, huwag yung sobrang init na tubig ang gagamitin. Magpahinga at matulog. Alam mo ba na kapag nagpapahinga at natutulog ang isang tao, ang immune system ay mas nagiging malakas? Kung ang ating katawan ay nananakit at mayroong lagnat, ang pagtulog ay nakakapagpabilis ng paggaling natin. Kaya remember, rest muna! Ilan pang mga paalala. Kung nakakaranas ka ng pananakit ng katawan at lagnat, be sure na i-monitor mo ang iyong temperature. Mas mainam kung 3 times a day mo ito gagawin. Huwag mo na rin pumasok sa trabaho at sa school mo dahil mas importante ang iyong pahinga at paggaling. Huwag maligo ng malamig o magpahid ng malamig. Kung iniisip mo na mawawala ang lagnat kapag maligo ka o magpahid ng malamig, alam mo ba na hindi ito effective? Yan ay ayon sa ating mga doktor. Ang sinasabi nila, mas lalo pang tataas ang iyong lagnat. Kailan nga ba kailangan na pumunta sa doktor? Ang pananakit ng katawan na may kasamang lagnat ay bumubuti as time pass by. Dapat after 3 days, mas mabuti na ang pakiramdam mo. Kung after 3 days at hindi pa rin bumubuti, ibig sabihin, kailangan mo nang pumunta sa isang doktor. Kung may ibang sintomas rin na lumabas at hindi inaasahan, go see a doctor. Maraming salamat sa iyong panonood. Subscribe na kayo if nagustuhan nyo ang aming video.